Buti pa si Wally humingi ng dispensa at inamin ang ginawang pagkakamali. Pero yung iba, walang inaamin, hindi humihingi ng dispensa. Bagkos, ang ginagawa parang baliwala lang. What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron nga pala tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula sa channel ni Durst TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Durst TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Durst TV. At syempre huwag nyo rin sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Durst TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit dollar cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay manonotify po kayo agad-agad. So, eto na nga at simulan na po natin ang balitaan. So, marami po ang humanga kay Wally Viola sa ginawa po nitong public apology sa national television kanina. Dahilan para lalong bumuhos ang suporta sa kanilang show ng mga legit na supporters ng TBJ. Ayan yung nabalitaan nga natin na nagbigay na si Wally ng kanyang public apology, no? Tama yan, no? Hindi niya tinanggi, no? Talagang siya ang nagsalita. No, iyon talaga eh, inaamin niya ang kanyang pagkakamali. Yun ang importante sa lahat. Na aminin mo ang iyong pagkakamali kung ikaw man ang gumawa nun at hindi mo itanggi. Diba? Palakpakan natin si Sir Wally. Ramdam po nila ang sinseridad ni Wally sa nangyaring yon sa national television. At least si Wally marunong siyang tumanggap ng pagkakamali na wala po ang ibang kalaban nilang show. Kaya sa patuloy pa din na nag-i-issue kay Wally at sa mga nangyayari, sana tantanan na po nila ito. Dahil binabaan na din sila ng memo ng MTRCB para lang patas. Isang patunay na walang kinikilingan ng MTRCB kahit anak pa ni Tito Zen ang chairwoman doon. Ayan ha! Baka may masabi pa kayo niyan na merong kinikilingan si Lala Soto, no? Kasi yung mga nagsasabi na, uy, anak yan ni Tito Sin, ganito, Soto yan, wala yan, papanigan niya ng TBJ. O ayan ha, patas na po ang nangyari, no? Nagbaba na din ng memo ang MTRCB sa kanila bukod dun sa isa pang programa para fair ang laban. Sinasabi ko sa inyo, hindi tatanggapin ni Ma'am Lala Soto ang trabaho sa MTRCB kung hindi niya kayang dalin yan. At alam nyo naman, at alam nating lahat, na hindi rin naman kukonsintihin ni Tito Sin na mga ganong lagay. Kung may mali na ipapakita ang programa ng EAT, hindi naman siguro magdadalawang isip si Ma'am Lala Soto na bigyan o patawa ng parusa kahit nasabihin mo na Soto din siya. Kung may magkamali dyan sa EAT na lalabag sa MTRCB, syempre inaalagaan din ni Ma'am Lala Soto ang reputasyon nila bilang Soto at inaalagaan din niya ang reputasyon niya sa MTRCB. So ano pa yung hinahanap nyo? At eto pa ang nakakabilib kay Wally dahil siya ay nagbigay o nagpahayag ng pag-amin niya at humingi siya ng dispensa sa lahat. Hindi katulad ng iba. Buti pa si Wally humingi ng dispensa at inamin ang ginawang pagkakamali. Pero yung iba, walang inaamin, hindi humihingi ng dispensa. Bagkos, ang ginagawa parang baliwala lang. Diba? Parang minamaliit nyo naman yung MTRCB. Parang sinasabi nyo na pwede natin gawin yan, bahala sila sa buhay niya kahit gawin natin to. Pero ang kita nyo naman si Wally Viola, talagang
humingi siya ng patawad, dispensa sa lahat sa ginawa niya. Inaamin niya yung pagkakamali na yun. Tingnan niyo, inamin niya kahit hindi siya nakita, walang ebidensya na siya. 'Di ba? Pero inamin niya, no? Kung boses man ang narinig sa kanya. Pwede niya lusutan 'yun kung tutuusin eh. Pero hindi. Inamin niya talaga. Na alam niya ang pwedeng maging consequence sa pag-amin niya. 'Di ba? Maari siyang masuspende, maaring mano, lahat tinanggap niya. Ayun yung nakakabilib kay Wally sa ginagawa nila at ayun ang nakakabilib sa mga legit Dabarkads. Kapag may pagkakamali silang nagagawa, inaamin nila in public at humihingi sila ng dispensa sa lahat. At para maging aral 'yon, magsilbing leksyon sa lahat. 'Di ba na hindi na maulit 'yung mga ganung bagay? Dahil hindi naman natin masisisi si Wally kung siya'y nakapagmura in front of national TV. No, hindi naman nakita yung mukha niya na nagbura talaga siya. Dala lang yon ng damdamin na sinasabi natin na yung pagmumura ay nagiging ano na eh, nagiging kasama na sa emosyon natin sa araw-araw. Hindi na mawawala sa atin yun. Kahit na may mahulog na ano eh, na kutsara sa lapag. Ay, di ako magmumura. Ayan, wala ako sinasabing masama. 'Di ba? Baka pati ako. Ayan ha, nakakabilib Sir Wally, kaya saludo sa'yo. O baka sabihin, masyado ka sip-sip. O sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin. Bakit? Yung pinagtatanggol nyo ba? Humingi na ng sorry? Humingi na ng dispensa? Humingi na ba ng tawad at nagpaliwanag na sa mga tao? Di ba hindi? O kung humingi na ng tawad, eh di mas maganda. At nagpaliwanag na sila kung bakit gumanong pa. Basta may nagwang mali ang isang miyembro ng show, agad po silang nagbababa ng memo. Katunayan niyan, ipapatawag ang EAT production sa Lunes, August 14. Kaya sana tumigil na din po ang iba na gumagawa ng issue tungkol dito, lalo na kay Contis na nakikisaw-saw din sa issue na ito na don't say bad word daw. Na akala mo eh, perpekto, na hindi nagmumura. Baka nga grabe pa siyang magmura, no? So huwag tayong magmalinis. Dahil alam naman natin kung anong katauhan meron itong si Contis. So don't say bad words, no? Kung makapagsalita ka naman. Ayan yung sinasabi ko eh, no? Hindi naman kayo kasali. Bakit bumabanat-banat pa kayo? Ano ba yung gusto nyong palabasin? Na parang kayang-kaya nyo yung EAT, parang kayang-kaya nyo yung TBJ. Hindi naman kayo kasali sa issue eh. Bakit magpaparinig pa kayo ng don't say bad words? Para sa, ikaw, tatanungin kita ha, tatanungin po kita, hindi na kita babanggitin yung nagsalita niyan. No, hindi si Durst TV, as Durst TV, kosa natin yan. Durst TV. Ayun ha, yung sinasabi nga ni Durst TV, bakit hindi ka ba nagmumura? Pero ngayon siguro alam mo na bawal magmura sa national TV. Kumbaga, bawal pala magmura kasi si Wally nako napagalitan. Pinatawag, baka mamaya ayaw mo noon, binigyan ka ng ano ng sample na binigyan ka na ano para maiwasan mo magmura diyan. 'Di ba? Ikaw problema eh. Ngayon ka lang nakapag-host sa ganyan eh. Parang ang feeling mo, ikaw na yung TBJ. Mario Osip. Huwag naman piling, kahit naman minsan, oh. Kahit naman minsan, huwag naman magpiling. Lagi na lang piling, eh. Ay, nako. Wala ka pa sa mundo. Itbulaga na yan. Wala ka pa sa mundo. May TBJ na. Sko naman, araw-araw, no. Ang gaan ng feeling. I can feel it. Shock. Credits to Sir Rene Requestas, no. Kahit si Sir Rene, hindi magugustuhan yung mga sinasabi ni, ano, ayaw banggitin yung pangalan nito. Basta yun na yun. Lang po si Wally, nagkakamali. Kaya wag feeling perfect ang iba dyan. Lalo na po si Contis. Sana tapos na po ang issue tungkol dito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa siniwalat or binuking ni Tito Zen kanina. Talagang hindi na din po siya nakapagtimpi. Sumabog na din siya sa Ines
niya. Ito po ay nag-ugat sa post ni Tito Zen sa kanyang Twitter na kung saan binahagi niya po ang isang picture na may dalawang cellphone na makikita po ang picture ng TBJ. Gamit po ng GMA website as of August 10, 2023. So kahapon lang po yan, araw po ng Webes, no? Webes lang po ito. So ito palang TBJ ay star cover pa din po ng GMA website. Sila pa din talaga ang malaking ang ginagamit, no, as poster. So ang malaking tanong dito ay bakit hindi yung mga baguhang host ang ilagay po sa website nila? Dahil ang katotohanan, ang Itbulaga ay TBJ lang po talaga, kaya hindi po nila mapalit-palitan yan ng mga baguhang host nila. Isang malaking hatak din kasi ang TBJ sa masa. Hindi natin yan maipagkakaila. Baka nga naman po itong mga bagong host, ano, pag nilagay po nila dyan, lalong lumaglag, di ba? Kung inyong matatandaan, nung nakaraan din po, isang netizen ang nag-post tungkol sa paggamit po ng picture nila Tito Big at Joey sa International Channel. Kasi nga naman, ito lang po ang only way ng Kapuso upang makahatak ng mga televiewers abroad. So, ayan ha, kahit GMA, ayaw kayo ilagay sa mga cover, ha? No? Tama naman yun, iba na ang Itbulaga ngayon. Kayo nga nagsasabi, iba na. Bago na yung Itbulaga. Pero bakit yung cover ng TBJ ay hindi nyo pa tinatanggal dyan? So ang ibig sabihin nun, wala din kayong tiwala doon sa mga bago. Oh, parang sampal yan, napak! Aray! Diba? Ipinapakita, no? Kahit GMA, no? Nagpakita na TBJ pa rin ang sakalam pagdating dyan sa Itbulaga. At sila pa rin ang kinikilala ng tao. So ilalagay ko sa cover kasi alam ko na tinatangkilik sila ng mga tao. Pero hindi na dapat ginagawa yan, no? Wala na ang TBJ dyan. So dapat yung mga bago na yung nilalagay dyan. Eh parang ang nangyari, TBJ ay nakalagay sa cover tapos wala yung mga bago. Di ba dapat bago? Eh parang ang nangyari, ang lutong nun, grabe. Sabi po sa post ni Tito Zen kanina sa Twitter, "Look, GMA website as of yesterday kami talaga." Yan po ang nadiskubre ni Tito Zen kanina, no? But at least nalaman po niya, di ba? Na patuloy pa din ginagamit ng GMA ang mukha po nila sa website ng GMA. Kahit wala na po sila sa GMA at tape. So isang fake advertisement ito, sabi po ng ilan na nag-comment sa post ni Tito Zen. Sabi nga po ng isa dito na nagbahagi din po ng info kay Tito Zen sa comment section ng post. Sabi dito, no, ng isang commentor, "As of today po, 08/10/2023, kuha po yan sa Canada, no? From Galkari, Canada. So binahagi niya po ang screenshot na yan na kung saan ay malinaw na gamit-gamit pa rin po talaga ng GMA International Channel ang picture ng TBJ. No, yan po yung gamit pa din nila dahil alam po nila na marami po ang mahatak pag TBJ ang gamit nilang poster. Alam naman natin na talagang kapag TBJ ang nilagay mo talaga is makakahata ka talaga eh. No, lalong-lalo na sinasabi Itbulaga para ma-endorse yung Itbulaga. Parang anong nangyayari noon, epeke ang dumarating. Syempre, 'di ba, hindi naman TVJ na nakapaloob sa Itbulaga ngayon kundi yung mga bago na. Alam naman ng mga tao siguro 'yan, alam na ng buong mundo kung nasaan ngayon ang TVJ. Pero yung klase na ganyan, kung fake ba 'yan na sinasabi, no, is mali 'yan. No, kung ginawa man 'yan ng GMA o hindi, no, mali pa rin 'yan. Dapat binabago na yan. Para kasing anong nangyayari, syempre, oh, kayo masasaktan din naman yung nandiyadyaan sa bakuran nyo. Yung sinasabi ko ngayon, yung EB, nandiyadyaan. Imbis na sila yung nakalagay dyan. Oh, kayo, halata kasi na syempre, yung takot. Yung takot na mawalan tayo ng suporta. Kailangan kumapit pa rin tayo. Kaya nalalaman pa rin natin kung ganong kalakas ang TBJ. Diba? Dyan natin nalalaman eh. Nakikita natin sa ginagawa nila na dinadala pa rin ang TBJ kahit wala na sila dyan. Kahit nga yung pangalan ng Itbulaga na yan eh, bakit patuloy pa rin na ginagamit yan? Kasi sinasabing Itbulaga sila, ganto sila ang nagpare. So hindi, hindi, malamang hindi yun ang dahilan. Dahil kilala na yan eh. Diba? Kilala na yan. Kung baga, ikaw, Jollibee, diba? Jollibee. Bumili ka ng franchise ng Jollibee. Jollibee, baka naman, kumuha ka ng franchise ng Jollibee.
Tapos, ikaw na yung may-ari nun. Tama ba yung sinasabi ko? Palitan mo ng ano? Palitan mo ng glorious kainan. Jollibee, tapos papasok sa loob parang Jollibee, tapos pangalan glorious kainan. Tatangkilikin ba yun? Siyempre, hindi. Ang tatangkilikin ng mga tao is yung Jollibee talaga. Diba? Kasi Jollibee, matagal na yung pangalan na yan eh. Yung Jollibee kasi, kaya tumagal yan dahil sa sarap nung pagkain nila, iba yung klase ng pagkain nila, iba yung lasa ng Jollibee. Kaya ang nagdala sa Jollibee ay yung pagkain nila. Kung ano yung lasa. Hindi Jollibee ang nagdala doon sa pagkain, kundi yung kinakain ng mga tao. Yun yung pinupuntahan ng mga tao sa Jollibee. Diba, subukan nyo rin na Jollibee ang pangalan. Tapos, ibahin nila yung luto nila. Jollibee, tapos magtinda sila ng menudo, adobong atay, balumbalunan, apretada, diba, daing na bangus. Sa tingin nyo, tatangkilikin sila? Lalong-lalo ng mga bata. O, diba, hindi na. Parang ganyan yung nangyari. Nung nawala ang TBJ sa Itbulaga, hindi na ganong natangkilik. Dahil iba, yung iba na yung panglasa eh. Iba na yung lasa dun eh. No? Yung lasa na hinahanap ng tao, wala na dun mismo sa Itbulaga. Nasa iba na. Ganun yan. Jollibee, no? Pa-order nga ako. Pupunta tayong Jollibee. Pa-order nga. Ano order nyo? Adobong atay, balumbalunan. O, kaya may ganun ba? Ang tanong dito, bakit hindi yung mga bago nilang host ang ilagay nila? Oh. Hindi ba sila proud sa mga host nila na ginagawa nilang bala araw-araw sa tape Bulaga, no? So, isang malaking sample po yun sa kanila at isang kalabisan naman ito sa party po ng TBJ. Dahil alam naman natin na wala na po sa GMA ang TBJ. Mm. Pero still, yan pa din po ang gamit nila. Kaya naman kinalampag sila ni Tito Sen at sana lang, palitan na po nila yan kung ayaw pa nilang magkaroon ng malaking issue tungkol dito. At isang netizen nga po ang nag-post ng isang screenshot sa comment po ng post ni Tito Sen at sabi niya, pinalitan na daw umano ng GMA ang pinakang logo po. Paano napansin na? No, tape. So, ayan, makikita nyo po dyan na Itbulaga na po ang nakalagay. Kaya ang komento ng isang netizen, pinalitan na kasi nabisto na sila. Malakas kasi ang hatak ng TBJ sa Global Network. Tama yun. Wala sila pa nakalagay. Paolo Buboy at Yorme dapat inilagay nila. Bakit di nila ginagawa yon? Tama ka dyan. Ano? Dapat yung mga baguhang hosts ang ilagay po nila sa kanilang website or international channel, no, or sa abroad. Kasi dapat tanggapin na po nila yung katotohanan, di ba? Magpakatotoo na po sila na dapat palitan na rin po ngayong title na yan, ano? Oo. Ang sa ganun, magkaalaman kung talagang hahatak ba yan abroad. So, na-call out kasi sila ni Tito Sen. Kung di sila sitahin, hindi po nila yan babaguhin, di ba? Komento nga. Estado, eh, no? Sabay palit. Ganun yan, eh. Po ng ilang netizen dito, basta po kami dito sa bahay Solid TBJ at Tabar Cuds, everyday po yan, walang mintis. EAT kahit ano po title ng show, susundan po namin kayo. Bata pa po ako, nanonood na po ako sa inyo hanggang ngayon. May anak na ako. Sinasabi natin na kung gaano kamahal ng mga tao ang TBJ, kahit na anong title, susuportahan namin yan. Yan ang sinasabi ko, na talagang TBJ ang nagdadala ng programa. Di ba? Kami sa inyo. TB5 everyday, 143-44. Ayun, at ating natukoyan ang video na nagbula kay Durst TV. At syempre, at eto talagang nakakabilib yung ginawa ni Wally talaga, no, ni Sir Wally, sa paghingi niya ng public apology sa lahat at pag-amin sa kanyang kasalanan, no? Nakakasaludo, isa pang palakpak kay Sir Wally. Ayan, ha? Kayong mga katunay, yan ang masasabi niyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.